Time check, 3 o'clock. Magpa-practice tayo ngayon ng shuffle. Ito, mananood tayo ng movie para hindi rin ganun ka-boring. Isa to sa mga paborito kong movie. Ginagawa ko to pag nag-ensayo ko para halimbawa, may part na mahirap akong kunin. Habang nanonood ng movie, napapractice ko siya. Naging effective siya sa akin pag nag-ensayo. Yung shuffle kasi napakahirap. Para sa akin, hindi pa siya dumidikit sa katawan ko, kumbaga. Tunod tayo. Sabi sa akin, dati kumuha ko daw ito. Yung School of Rock, mga 2003 yata na movie to. Nung college ako, tumutugtugtugtug na tayo. Pero hindi professional. Lagi lang tayo nasa garahe. Birthday dito sa kapitbahay, sa mga kakilala. Sa school, nakakatugtog rin tayo. Parang nandun na yung hilig o gusto, nandun na talaga. Pero wala akong idea talaga kung paano ba yung music scene dito sa atin. Kasi ang parang nasa isip ko lang dati, magbabanda, tapos gagawa ng original, tapos makikilala. Hindi ko alam yung mga ibang eksena pa, kumbaga. Hindi ako aware. Wala kasi nagme-mentor sa akin, wala akong nakakausap na may alam talaga ng time na yan. Ang alam ko lang talaga, tugtog lang, ganun. Dito sa atin, mahirap din talaga, buhay banda eh. You tell him that if he doesn't come up with the rent by the end of the week, he's out of here. Siyempre, di ganun kalaki ang mga sahod o nakukuha natin PM. Tapos may mga binabayaran pa tayong bills. Depende na lang kung single o pamilyado ka na. Kaya masakit din pag pinalitan ka na. Did you hear what I said? You're out. Sa banda. Hirap din pa wala na tayong racket tulad ngayong pandemic. It's an SG mint condition. May mga musicians talaga na nagbebenta ng mga gamit para makain, makasurvive. May mga musicians din na kailangan manap muna ng trabaho. Hello, this is Nitch Nibley. Pansamantala habang walang gig. You know what? Why don't y'all just call me Mr. S? Long spelling. Nakaka-miss din yung sa school dati. Nag-share pa kayo ng mga baon. Mm-hmm. That's what I'm talking about. Yes, you can be in my band, but Ned? Mahirap din magbuo ng banda. Hindi rin siya biro. Parang paano mo mapapasunod yung limang ulo, kumbaga. Kung lima kayo sa banda. Paano kayo magkakaroon ng commitment sa isa't isa? Ano nangyayari talaga yun? Maybe it's time to give up those dreams. May mga taong nag-give up sa mga pangarap nila. Pero may mga tao rin naman talaga nagtutuloy pa. Naniniwala na matutupad pa rin yung mga pangarap nila. Come on, man! Naalala ko yung advisor ko nung high school. Just do whatever you want. May gitara yung kaklase namin. Iniram ko. May dala silang song hits. Tapos nagigitara lang ako. Lumapit yung advisor ko. Bago kami magklase nun, biglang nakikanta. Memorable siya sa amin kasi sobrang hiling niya sa music din. 2 PM pa yung tinutugtog namin nun. Ang nangyari, hindi na kami natuloy sa klase. Nagkantahan na lang kami. Siya yung naging paboritong teacher tsaka advisor nung high school, si Mr. Villarosa. Kung maga ko lang na-realize kung ano talagang gusto. Ang kukunin ko talagang course ng music talaga eh. Mga magulang talaga na akala ang music wala lang. Iba rin talaga pag bata ka pa, na-expose ka na sa music. Nalala ko yung kapatid kong babae. Nag-college sa UP. Tapos nahilig din sa tugtog. Naging bassist. Nung napanood ko siya, grabe, nakaka-proud din talaga. Iba yung pakiramdam. Siya si Neneng B. Nining B pala. Sumali rin tayo sa mga Battle of the Bands dati. Okay din yung experience. May talent talaga kayo hanggang bata pa. Tuloy nyo lang talaga. Kung kailangan mag-lesson o mag-aral, investment nyo yun. Yun ang audition na rin yung ginagawa natin. And on drums, Spazzy McGee. Dati, hanggang ngayon naman ganun pa rin. Dami-dami na nating rejection sa audition. Pero yun nga, tuloy-tuloy lang. Kasi kung para sa'yo talaga. Nakakatuwa rin ngayon kasi kahit pandemic.
hindi nakakalimutan ng mga musicians, yung mga taong behind naman sa isang show na nakakasama nila. Nakakaroon sila ng mga benefit. Gig online para masuportahan din yung mga nasa music industry dahil sa pandemic. When you start a band, is talk about your influences. Oh, nagsimula ako dati, E-Heads talaga. Una kong sinipra yung El Bimbo sa gitara. Doon ko na nagustuhan talaga yung pagtugtog. So, kapitbahay namin si Rainiel, kumakandong ako sa kanya kasi maliit ako. Ako lang yung sa kamay, siya yung sa paa. Doon ako natuto mag-drums dati. Ni Telo, yung kit niya. Tapos, saging kabanda ko yung kapitbahay namin. Sila Eti, si Jeff, tsaka si Go. Tugtugan na namin mga Red Hat. Sublime. Reggae. Hindi rin biro yung pagbabanda. Ilang oras yung binibigay ng mga musicians sa pag-ensayo lang. Tighten up the screws, okay? Sa pag-aaral, lalo na sa mga gamit, hindi rin biro ang presyo ng mga instrumento. Kaya wag natin tipirin yung mga musicians. No more rock music, okay? Okay. Alright, get to class. Watch that attitude. Mahirap din kunin yung tiwala ng kahit sa magulang o sa pamilya. Makakabilib din yung mga songwriters na. Oo, isa sa mga gusto rin matutunan yun magsulat ng kanta. Pati yung mga galaw, sinisifra din talaga Pero sabi nga ni Sting, para sa akin importante, kung may gagayahin ka, yung pinan tayo sa maganda, sa mabuti. Kasi parang influence mo sa music yan. Yung mga taong nakikita mo. So isang tao kasi may maganda, may pangit. Kunin natin magaganda. Yung mga pangit, iwasan na lang natin. Paramihan talaga mahilig sa music. Totoo, nangyayari yan. Pagbata ka dati, tumatakas ka pa para makanood ng gig. Clear. Kasi pwedeng pagalitan ka Baka sabihin, magiinom ka lang, magbibisyo. Pero nasa tao naman yan. Pag ang tao talaga gusto, may paraan. Hindi mo rin maiwasan na pwedeng may mambuli. They're gonna laugh at me. What? Why would they laugh at you? I don't know. Cause I'm fat. Kaya pagtawanan ka, basta gawin mo lang yung gusto mong gawin. Kasi kaligrahan mo yan. Basta may tiwala ka lang. Kahit yung ibang tao, walang tiwala. Tsaka wala naman sa itsura yan. Iba pa rin yung talent talaga. All you gotta do, you just gotta go out there, just rock your heart out. Yan, tama yun. Dapat pinipili rin natin yung mga influences, yung mga nakaka-influensya sa atin. Those aren't real rockers, they're posers. Maganda yung tatanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo sa music? Ano ba yung gusto mo? Yung passion o yung fashion? Rock ain't about getting loaded and acting like a jerk. Alam naman natin pa sa mga drugs na usapan na yan. Nakakatakot talaga yan. Pag na-hook ka talaga. Kahit anong trabaho mo, kahit hindi lang musician, basta ma-hook ka sa ganun. Marami na tayo nakikita bumagsak na tao dahil dyan. Sayang yung investment na binigay mo sa panahon. Sa karir mo, sa buhay, sisira lang tayo doon. Ang tao naman kasi may choice. Choice mo na kung gusto mo maging maganda, maayos yung buhay mo o hindi. Pero kung nasa legal na lugar ka naman, okay lang yan. Alam ko sa US, may mga lugar na legal Opportunities din talaga. Hindi lahat nabibigyan Thanks for coming down, but you're really not what we're looking for. Minsan kailangan na ikaw mismo ilalapit sa opportunity. Yung mga lessons din dito nung bata ako, tumatak din talaga sa akin. Kung magkaka-direction ka ba o hindi. Ako dati, lakas talaga ako mag-yosi nun. Kakakadalawang kaha ako sa isang araw. Pero nung huling aral ko kay Sir Mike sa Module 2, grabe yung naging graduation namin doon. Parang more than 15 minutes yata. Tuloy-tuloy, magda-drums ka lang para sa graduation piece mo. Doon ko naramdaman yung hingal sa pag-drums. Naging lesson na siya sa akin na hindi maganda sa drummer din yung nakapos ka sa hangin. Pag nag-yosi ka, hihingalin ka talaga. So blessing na rin sa akin talaga yung music kasi
yung bisyo na nakikita ng iba na meron yung musician. Natanggal ko dahil sa music din. Parang sabi ko nga nun, mag-addict na lang ako sa drumstick, hindi na sa stick ng Yossi. Ngayon, wala na. Natanggal ko na talaga yung sigarilyo. May gig din, iniiwasan ko talaga uminom pagtutugtog. Kasi syempre, concerned ka doon sa tempo mo. Pero pag after ng gig, wala na lang magtutubats. Parang reward mo lang din sa sarili mo yun. Sa pagod, para ma-relax ka. Para hindi kayo pagalitan ng asawa nyo, o girlfriend, o nanay, paalam nyo lang 2 bats. Ang bilang ng 2 bats, yung unang bote, tsaka yung huling bote ininom mo. Huwag munang bilangin yung nasa gitna, para huwag na sila magising. Ang 2 bats, bow. Hirap talaga yung shuffle. Maraming pelikula pa to. Marami rin talaga kinokonek ang music. I love this song! Really? Pwedeng partner sa buhay, iba-ibang lahi, o nakapag-start ng isang conversation. Wala eh, kailangan talaga ng music sa buhay. Pag wala music, wala talaga. Puro yung invento rin ni Jesus Christ ang music. Pag na-imagine ko si Jesus Christ, para rin siyang rockstar. Mahaba buhok, bigote, balbas. Pati yung katawan niya, parang pang rockstar din talaga yung tsura. Cool na cool lang sa isang misa. Kailangan din ng music, merong wine. Kumbaga siguro parang gusto niya maging cool lang din tayo. Hindi yun naisip ko sa kanya. O baka drummer nga din siya eh. Kasi hugis nung drum key cross. Tapos itsura ng hostia parang drum skin naman. Pangit naman sabihin na may drugs pag Jesus Christ. Pero kasi may mga nakilala akong tao, pati page ng Bible ginagamit pambalot. Yun, maging cool lang parang Jesus Christ. Maging masaya lang. Spread lang yung pagmamahal, sabi nga niya. Yung love, peace, tsaka yung mga mabuting gawain para sa iba. Amen! Storya na rin yung mga kakwento sa atin, yung mga nakikilala natin. Kahit may iba na silang trabaho ngayon, nandun pa rin yung gusto nilang bumalik sa music. Ako, kagaya ko, kahit hindi ako full-time musician, importante sa akin, hindi siya nawawala. Kahit twice a week lang, or once a week, huwag lang yung totally wala talaga. Kasi mahirap sa akin yun eh, pag nawala. Iba, marami siyang nabibigay sa akin. O nakakatulong siya sa akin. Swerte rin yung mga may partner, girlfriend man o asawa na nakasuporta sa gusto ng mga partners nila. O hindi lang sa music, kahit sa trabaho. Kasi ang trabaho, parang asawa mo na yan. Doon na pupunta yung oras mo. So kung maintindihan ka ng partner mo sa trabaho mo, malaking bagay din yun. Bago sa stress. Hindi masarap sa banda eh, parang basketball. Because that's what bands do, man. Play each other's songs. You got lyrics? Doon yung teamwork talaga. Pwede kang maging buwakaw. Kung gusto mo, ikaw lang yung tumutunog. Pwede kang maging Spurs basketball. Nabalansi lahat kayo na tumutugtog. Ula-la-la. Unti-unti. Ensayo lang talaga ang kailangan. Muna ko napanood to noong 2003. Tapos ko compare ko yung panood ko ngayon 2020. Parang ganun pa rin eh. Pero bakit nga ganun talaga? Excuse me. Ever since you started teaching here, all my son can talk about is music. He says when he grows up, he wants to be a musician. Right. Pag pinangarap mo maging musician, parang iba yung dating sa ibang tao. Pero lahat naman ng mga nagsasabing tao na ganun, yung paborito silang mga music, kanta, banda, singer, o artist. Idadaanan mo rin yung sisisihin ka, nakakaroon ng sisihan. Iniwala talaga ako hindi siya nawawala sa isang tao. I mean, we might not win. Hey, we didn't come here to win. We came here to play one great show. Parang hindi mo naman kailangan tumugtog para manalo. Tumutugtog ka kasi gusto mo talaga. Kasi nandun yung pagmamahal mo. Sex bomb dancer ang puta. Ito yung nakakatuwang part dito talaga. Nikilabutan pa rin ako dyan. Parang nakakayak pa rin. Panoorin nyo kasama pamilya. Nakakatuwa. Hindi siya para sa mga musicians na pangarap lang. O sa mga batang may pangarap na maging musician. Kahit anong pangarap ng mga bata, sigurado may mapupulot kayo dito. Medyo pinipigil ako umiyak. Ayok. Kumbaga, at the end of the day, magiging proud pa rin sa inyo yung magulang nyo. Hindi na music yung makikita ng tao eh. Hindi na rin music yung mararamdaman. Pagmamahal na yung makikita, tsaka mararamdaman nila. Ayok.
you're so hot. What? Huwag nyo lang tutularan yan. Ayos, panoorin nyo rin yung setup natin. Tuloy nyo lang yung pangarap. Kung sa basketball nga eh, kumbaga si Jason Kidd, nakakuha pa rin ng champion sa huli.